Magandang hapon po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong segment Exposing Erroneous Teachings, Brethren in Christ. Ang atin lamang pong layunin ay atin pong maipahayag mga kapatid kung ano po ang katotohanan ng mga aral ng Diyos, doktrina ng Diyos, at of course mga kapatid, mga katuruan ng ating Panginoon na nakasulat po sa Biblia. At ngayon mga kapatid, muli ako po ay nag-aanyaya sa ating mga kapatid na kung maaari po ay pakibahagi upang ating pong maipalaganap ang katotohanan po sa salita ng Diyos. Muli mga kapatid, welcome sa ating pong Exposing Erroneous Teachings. Particular po ang ating expose ngayon ay ang mga katuruan na ang dating daan mga kapatid. At ang ating pong tatalakayin ngayon at bibigyan po nating linaw mga kapatid ay patungkol po sa Diyos. At ang katanungan na ating pong bibigyan ng linaw o kaliwanagan, may puwet ba ang Diyos? Mga kapatid, dahil alam naman po natin na si Brother Eli ay talagang tahasang sumasagot, siya po ay gumagamit ng mga sabihin natin logical at practical, subalit mga kapatid, ito po ay naglalayo sa katotohanan ng salita po ng Diyos mga kapatid. Sa ating mga kapatiran, let's watch the video, Brethren in Christ. Coro Figueroa Jr. Sige po, andyan na po si Brother Eddie. Magandang gabi po, Brother Eddie. Magandang gabi po. Matagal na rin po ako nagsusuri sa inyo, mga 15 taon na po ako nagsusuri dahil dati po akong Baptist. Madalas na rin po ako nakikinig ng inyong programa sa radyo dahil radyo lang po ang nagagamit sa aming bahay, wala po kami TV. So narinig ko po kasi sa inyong mga pangangaral na may nabanggit kayo doon sa aking pakikinig, may nakapagtanong na po sa inyo na ang sabi niya po niyo ron, ang Diyos ay merong mata, merong puso, merong paa, at merong pa pong puwit. Pakiliwanag lang po yung pinakamagandang batayan po para maunawaan ko po masyado. Ang Diyos may mata, tingnan mo ha, sa ikalawang kronika 7:16, pakibasa. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito, upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Di, meron siyang mata, meron siyang puso. Sabi ng Diyos yun, di ako may sabi nun. Ngayon, meron ba siyang puwet? Hindi ba si Kristo yung Diyos? Hindi ba kayo naniniwalang si Kristo yung Diyos? Anak ng Diyos po. Oo, hindi ba siya yung Diyos? Diyos din po siya. Oo, may puwet ba siya? Wala. Nagkatawang tao po, may puwet po siya. Yung ama ba, ibig sabihin, wala siyang puwet? Wala naman po nakasulat sa Biblia nun. Hindi, meron. Nakaupo siya. Alam po natin, nakaluklok siya sa kalangitan. Oo, nakaluklok siya. Pakinggan mo, basahin muna natin yung Hebreo. 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayon. Alam mo, ang ama nakalukluk eh. Tapos yung anak nakalukluk din. Ang sabi ng Biblia, ang katunayan sa Colossus 3. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pareho naman sila kasing nakaupo eh. Yung ama nakaluklok sa karangalan, si Kristo nakaluklok sa kanan ng karangalan sa mga langit. Kung si Kristo tatanggapin nating may puwet dahil nagkatawang tao, nakaluklok, ang ama naman. Ganito kasi, yung mata natin, made of flesh, ano? Fluids and flesh. Nakakakita. Ang kahulugan kasi ng mata, nakakapangkita eh. Pangkita, organ of sight. Pero yung camera, may mata rin eh. Di ba? May mata rin yung camera. Kaya lang gawa sa plastic, sa metal, at saka sa salamin, sa lens.
May matayong camera, kaya nga nakukuha tayo na ibabato tayo sa ibang bansa. Diba? Ngayon, ano ibig ko sabihin? Yung larawan ng Diyos, sabi niya, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Yung larawan ng Diyos, pwede mong ilagay sa tao ang mga features. Kamay na hindi pwedeng humawak. Ano ibig ko sabihin? Yung mata, pangkita. Yung kamay, panghawak. Yung ilong, pangamoy. Yung puso, pandama. Yung puwet, pangupo. Kaya kailanmat umuupo, may ginagamit na puwet, whether material or spiritual. Yun ang dapat maintindihan doon. Pwede yung pakipaliwanag yung sinabi ni Solomon sa 1 Hari 8:27. 8:27. Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? Anong tanong mo, mga kapatid? Eh, kung may pito siya, paano pag nautot siya, di bad anong maamoy natin? Ah, hindi naman. Hindi naman komo may pwit na uutot. Ang utot, alam mo, ang pinanggagalingan, kapatid, gas. Yung gas, na halimbawa, kumain ka ng maraming carbohydrates, eh meron kang mahina ang panunaw mo sa carbohydrates, panggagalingan ngayon yun ng fermentation. Pag nag-fermentation, may bacteria na ron, magpuproduce ng gas, dun ka nauutot. Diba? Hindi naman kasi lahat ng oras nauutot ka dahil may puwit ka eh. May mga tiyempo lang na nauutot ka dahil merong gas at may fermentation sa loob. It doesn't necessarily follow dahil may puwit ka, uutot ka. Dahil hindi naman dahil dun sa ginawa ang puwit. Baka ang ibig mong sabihin sa puwit, tumbong. Iba yung puwit sa tumbong. Ang puwit, ito. Yan o, ito. Kaya nga ang tawag siya sa silya sa Tagalog, salumpuit. Hindi ba sa Tagalog yung silya, salumpuit? Eh ano, sinasalo? Eh di yung puwit. Hindi naman saluntumbong eh. Baka nga kala mo naman yung tumbong eh. Hindi naman yun eh. Hindi ba? Oh, maraming salamat. Eh, meron pa pong isa. Sige, maraming kapatid. Salamat po. Naintindihan ko na. Nakita po natin, mga kapatid, kung paano po niya tinatayuan, tinitindigan na talaga po, mga kapatid, ang Diyos ay may puwit. Ito po ang kanyang paniniwala na isa pong pagkakamali. Ang wika niya, ang Diyos ay may mata, puso, kamay at puwet. Nilalang ang tao sa larawan ng Diyos, ang mata ay pangkita, ang kamay panghawak, ang puso pangdama at ang puwet pangupo. Yan po ang wika niya, mga kapatid. Dahil tulad po ng sinasabi po natin, kung ano daw po ang mayroon ang tao ay pwede po natin i-feature out sa Diyos. Kaya kung ating pong pagbubulay-bulayan ng husto, mga kapatid, logically, eh kung ang Diyos ay tulad ng makikita sa tao, di lahat po ng parts ng ating katawan ay mayroon po ang Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, sa kanyang huling sagot ay i-differentiate niya po, mga kapatid, ang puwet at saka yung tumbong, excuse me sa term, kasi mga kapatid, pagka ganito po ang usapan ay nababastos na po ang Diyos, mga kapatid. At again, kung tayo po ay sabihin po natin ay feature ng Diyos, mga kapatid, eh kung ang tao ay may tumbong, lalabas din po na ang Diyos ay may tumbong. Mga kapatid, ganun po ang kapag ating pinag-usapan logically. Pero bago po tayo magpatuloy, ito po ang mga talatang kanilang binanggit, mga kapatid, sa 2 Chronicles 7:16 Tagalog ang Biblia, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumoon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay duroong palagi. So dito binanggit nga naman ng talata na ang Diyos ay mayroon pong mata, mayroon pong puso. At dagdag pa ho sa talatang kanilang sinait, mga kapatid, sa Hebrews 8:1, Tagalog ang Biblia, ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote
na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Kaya dito makikita po natin nga naman na ang dakilang sacerdote which refer to our Lord Jesus Christ ay nakaupo po sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Kaya therefore ang Ama rin po ay nakaluklok sa karangalan ng langit, mga kapatid. Kaya ikukonklude, dahil nakaupo, therefore ay ang Diyos Ama ay mayroong pungpwet. Kasi ang binanggit pa nga po niya, si Jesus Christ ba daw ay may puwet? Tama po yung sagot ng nagtanong, mga kapatid, na dahil si Jesus ay nagkatawan tao, kaya siya may puwet. Kaya dito, mga kapatid, ating makikita ang isang matalinong pagsusuri at pag-aaral po ng salita ho ng Diyos, mga kapatid. Dagdag pa ho ng talatang kanilang sinait ay sa Colossians chapter 3 verse 1, Tagalog ang Biblia, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaruroona ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya ito po ang mga talatang nagpapatunay na ang Diyos Ama ay nakaupo at maging ang ating Panginoong Jesucristo na nakaupo rin po sa kanan ng Diyos Ama. At dito, mga kapatid, ating makikita na talagang twist ng husto at gagamit pa ho sila ng tinatawag natin na logic, mga kapatid, in which na naglalayo ito sa salita ho ng Diyos, mga kapatid. At binanggit niya po kanina ang Genesis na we were created in God's image and likeness. Mga kapatid, tandaan po natin yung tinutukoy po sa Genesis na image at saka likeness. Yung image po, mga kapatid, ito po yung righteousness at saka holiness. Pag sinasabi namang likeness, ito naman po, mga kapatid, ang intelligence at saka yung pagiging creativeness. Sa madaling salita, mga kapatid, pag sinasabing image, mga kapatid, speaks about katuwiran at kabanalan. Pag sinasabi namang likeness, ito naman po ay tumutukoy, mga kapatid, sa kakayanan at katilinuhan. Kaya, again, hindi po ito, mga kapatid, hindi ito nag-feature out na kung ano ang mayroon ang tao, gayon po ang Diyos, mga kapatid. Dahil mapapamali po tayo sa interpretasyon ng Biblia. At na nagbigay po ng talata ang nagtanong sa kanya sa 1 Kings 8:27. Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkaasya gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. So dagdag pa ho ng nagtanong, so kung ganun daw kalaki ho ang Diyos at may puwet ho ang Diyos, ipapaano daw po pag umutot? At binabanggit niya po, mga kapatid, nagbanggit pa ho si Brother Eli Soriano ng science explanation kung paano nakre-create o bakit umuutot ang tao. Ang Diyos ay hindi raw po umuutot. Kaya nga, i-differentiate nga po, mga kapatid, ang puwet at saka tumbong. At again, kung ang tao ay feature ng Diyos, mga kapatid, ang tao kung may tumbong, lalabas na ang Diyos din ay may tumbong. Kung ang tao ay may puwet, lalabas din po ang Diyos ay may puwet. But again, tulad ng sinasabi po natin, kapag mali ang ating interpretation, na parang nababastos na po natin ho ang Diyos, mga kapatid, sa ganitong uri ng pagtuturo, mga kapatid, tulad ng aking ipinapalaala. Kailangan po maingat yung ating obserbasyon, mga kapatid, dahil kapag hindi ho tayo naging maingat sa obserbasyon, magkakamali po ang ating interpretasyon. At kapag mali po ang ating interpretasyon, natural lang, mga kapatid, na mamamali po ang ating application. Kaya sa interpretation process, we should have right observation para mag-come up tayo ng right interpretation at mag-come up tayo ng right application, brethren in Christ. At ngayon, mga kapatid, ang ating pong pagtutuwid at pagpapaliwanag ay ito. Ang Diyos Ama
ay walang physical na kalagayan tulad sa nakikita sa tao, ang Diyos ay Espiritu. Siguro itong ating pong pagpapaliwanag ay ito po ay magiging malinaw sa mga kapatid natin at sa mga kaibigan natin na mga nagsusuri ng katotohanan, mga kapatid. Dahil ang wika nga po, kaya po ang Diyos ay walang physical dahil siya po ay Espiritu at pinutunayan po ito ng Scripture sa John 4:24, Tagalog ang Biblia. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So therefore, pag sinasabi ang Diyos ay Espiritu, walang physical, mga kapatid. Ngayon, sa ating pong mga taga-subaybay ay nagbibigay lang po tayo, mga kapatid, na kailangan po natin maunawaan ang tinatawag po natin na figure of speech, of course, sa tinatawag po natin na common figures. Kasi pag sinabi ang Diyos ay nakaluklok, ito po ba ay figure of speech? And then I will be giving you, mga kapatid, ng figure of speech. Ito po ay mga common figures. Mayroon tayong tinatawag na simile. Mayroon tayong tinatawag na metaphor. Mayroon tayong tinatawag na hyperbole. Mayroon tayong tinatawag na personification. Mayroon tayong tinatawag na allusion. Mayroon tayong tinatawag na symbol. Ito bang binabanggit, mga kapatid, na ang Diyos ay nakaupo? Ay ito po ba ay bahagi ng figure of speech na kailangan po natin ito, mga kapatid, i-interpret? Kasi kung ating pong ililiteral, aba, mga kapatid, ay talagang magiging magulo ang pagkaunawa po ng mga tao. Dagdagan po natin kung ililiteral po natin ito sa Isaiah 66:1, Tagalog ang Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tuntungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? So in English, maganda po mas lalo natin maintindihan. Ito po ang wika naman sa King James Version. Thus saith the Lord, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you build unto me? And where is the place of my rest? So, ang banggit po ng talata, heaven is my throne and the earth is my footstool. Ngayon, kung ililiteral po natin, aba, napakalaki ng husto ang Diyos. Biri mo, ang kanyang tungtungan ay lupa at ang kanyang throne, mga kapatid, ay langit. How big our God is? If we will take it as literal sa ating pong mga sumusubaybay. Dagdag pa ho natin, mga kapatid, sa Isaiah 59:1 at ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. At dagdag ho natin sa English, sa King James Version, behold, the Lord's hand is not shortened, that is cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. So mga kapatid, ating makikita, again, if we will make it literal, mga kapatid, aba, napakahaba ho ng Diyos. Para bang kung ating ililiteral, daig pa ho, madadaig pa ho si Elastic Man. Kasi talagang kung ating ililiteral ang mga ganitong talata na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi, aba, napakahaba po ng kamay ng Diyos. Ipinapaunawa lang po natin, mga kapatid, na hindi lahat ng mga talata sa Bible are literal, na mga kapatid, ito po ay mayroon pong mga figurative, and then how we will interpret, of course, kapag ito ay kabilang sa figure of speech. Isa pa ho, mga kapatid, na talata upang ating pong maunawaan, ang ating pong pinopoint out sa Exodus 15:8, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. At sa hihip ng iyong ilong ay natitipon ang tubig, ang mga agos ay nagsilagay na parang isang bunton,
ang mga kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat. Itong talatang ito, mga kapatid, nang nag-cross po, mga kapatid, ang mga Israelites, of course, alam naman po natin ang konteksto na sila po ay paglabas po nila sa Egypt, na doon po sila sa Sea of Reeds, mga kapatid, tumawid sila. At ang description po dito, nasa hihip ng ilong ng Diyos, biro mo na muo ang dagat. O sabi na lang po natin, nahati ang dagat. E kung ating pong ililiteral, gaano ho kalaki ang ilong ho naman ng Diyos. At ito naman ang sabi sa English sa King James Translation, "And with the blast of thy nostrils, the waters were gathered together, the flood stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea." So atin pong makikita na talagang it is not really literal, mga kapatid. Kasi kapag iliteral ho natin, maliligaw ho tayo, mga kapatid. At ito pa ho ang sabi ng Isaiah 40:22, Tagalog ang Biblia. "Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siya'y naglaladlad ng langit na parang tabing, at iniladlad na parang tolda upang tahanan." So dito naman ang banggit sa Isaiah, mga kapatid, na nakaupo ang Diyos sa balantok ng lupa. At English translation again, King James version, is "It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, and stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in." Kaya dito, mga kapatid, makikita po natin na dahil daw ang Diyos ay nakaupo, ibig sabihin ay may puwet. Hindi po, mga kapatid. Again, hindi po natin ito pwede hong mailiteral. At ito pa ho, ang pinakamas madali po natin maunawaan. Sa Psalms 94:9, Tagalog ang Biblia, "Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakita?" And an English version, sa King James Version, brethren, "He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see?" So dito nga naman, ang lumalang nga naman ng pakinig ay hindi, wala ba siyang pakinig? Ang lumalang nga ba ng mata ay wala ba siyang pangkita, mga kapatid? So para bang pag ililiteral natin, kung ano ang mayroon ang tao, mayroon din po ang Diyos. Subalit, mga kapatid, sa ating mga sumusubaybay, ay kailangan po natin ito maintindihan. Kapag binabanggit po ang mga katangian ng tao, ito man po ay katangiang physical or katangiang mga kapatid emotional, ay mayroon po ditong terminology patungkol po dito para lalo po natin maunawaan, mga kapatid. Let us proceed sa theological terminology. Dalawa po kasi ang binanggit sa theological terminology, mga kapatid. Meron tayong tinatawag na anthropomorphism. Ano bang ibig sabihin ng anthropomorphism? Ito po ay describing God into human form. Ano po ang describing God into human form? Tulad po ng eyes, ears, hands. Kaya kapag binabanggit pala na ang Diyos ay may mata, ang Diyos ay may tainga, ang Diyos ay may kamay, ang Diyos ay may puso, mga kapatid, ang tawag dyan sa theological term ay anthropomorphism. And then another term, brethren in Christ, ay anthropopathism, na ito naman po, mga kapatid, ay describing God into human emotion. Kapag binabanggit po na ang Diyos, tulad po ng love, kindness, mercy, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay magandang loob, ang Diyos ay mapagmahal, we call that anthropopathism, brethren in Christ.
Kaya kapag ka naririnig po natin ang Diyos ay mayroon pong mata, mayroon pong tainga, mayroon pong kamay, mayroong puso, hindi po ito literal, mga kapatid, dahil again, ang Diyos ay espiritu, tinatawag lamang po ito sa theological terminology na anthropomorphism para i-describe ang Diyos in human form, brethren. At kapag sinasabi naman po natin ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maunawain, we call that anthropopathism, brethren, describing God into human emotion. But again, kung ating pong maunawaan, dahil ang Diyos ay espiritu, wala po siyang literal na puwet, mga kapatid, tulad ng nakikita sa tao. Ngayon, mga kapatid, tingnan po natin, tama ang pagkasalaysay po ni Job sa Job chapter 10 verse 4, Tagalog ang Biblia. Ikaw ba'y may mga matang laman o nakakakita ka bang gaya ng pagkakita ng tao? And in English, sa King James Version, has thou eyes of flesh or seest thou as man seeth? So dito, mga kapatid, yung mata ng tao ay hindi pwedeng ihalin tulad sa mata ho ng Diyos. Dahil, again, if we describe about, tulad ng binanggit natin kanina, eyes, ears, hands, describing God into human form, we call this anthropomorphism. But literally, mga kapatid, wala po ang tinatawag natin, mga kapatid, na ang Diyos ay mayroong pong puwet. Ganito lang po, mga kapatid, ang ating pagkaunawa. Kapag sinabi po ngayon, sino ngayon ang nakaluklok na presidente sa bansang Pilipinas, mga kapatid, ang ating pong isasagot ay walang iba kundi ang ating kagalang-galang na si Presidente Duterte. Ibig sabihin, mga kapatid, pag nakaluklok, you are in rulership. Ikaw ang nasa pangangasiwa, ikaw ang nasa pamamahala, mga kapatid. But it doesn't mean na talagang literal na si Presidente Duterte ay nakaupo sa isang upuan. I hope, mga kapatid, na sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, ay ating pong maunawaan ito. At again, ang ating pong tinindigan na paniniwala sa ating mga sumusubaybay, ang Diyos Ama ay walang physical na kalagayan tulad sa nakikita na tao. Ang Diyos ay espiritu. Kaya again, wala po siyang puwet, mga kapatid. Wala po siyang tumbong, mga kapatid, tulad ng ginagawa po ni Brother Eli Soriano. Kaya naniniwala siya na ang tao ay may puwet. Ang Diyos din ay may puwet, pero ang tao may tumbong, pero hindi niya na tinanggap na ang Diyos ay may tumbong. Again, kapag tayo, ang tao po ang feature ng Diyos, so lahat ng mayroon ang tao, mayroon po dapat ang Diyos. But again, tulad sa ating mga pagpapaliwanag, pag sinasabi po, mga kapatid, sa mga binasa nating talata, those are figuratives, mga kapatid, and it needs an interpretation. Para maunawaan natin, syempre, dumako ho tayo sa tinatawag po natin, mga kapatid, na theological terminology, na kapag bumabanggit ng mata, tainga, kamay, puso, it describes God into human form, it means this is anthropomorphism. I hope, brethren, na nakatulong po ang ating pong pagtatalakay na ito sa bawat isa sa atin. Again, mapagpala po tayo ng Panginoon at patuloy tayong bigyan ng pagkaunawa sa kanyang mga salita. Mga kapatid, mag-aral, magsaliksik at magsuri at nang hindi ho tayo mailigaw ng mga taong nangangaral ng maling mga katuruan. God bless us all.